Magbibigay ako ng update sa development ng aming mini farmhouse kasi continuous pa rin yung construction. Yung kitchen, yung extension ng CR. So, mayroon na kami dalawang CR and then magdadagdag pa kami ng isa. At saka yung guest room. So, ipapakita ko sa inyo and then basta lagi ko kayong i-update. So, sana ma-enjoy nyo yung panonood ng aking vlog. Plus, mag-add rin ako ng konting update sa paligid ng aming farm. Hi! Good afternoon! Magbibigay lang ako ng update sa aming farmhouse. So, sa ngayon, continuous pa po yung paggawa ng aming kusina at saka ng aming CR. So, dito ako sa labas. At kanina, ang ginawa nila ay yung bubong. Ayan. Yung isa tapos na. Ito. Yung isang unit na lang ang ginagawa. At ang aming kusina. So, let's go. Pasok tayo sa loob. Sorry, kagigising ko lang. Ayan. So, ito yung aming temporary na dining area. Hindi magulo pa. Ayan, sala kung saan kami nag-video, okay. Pero, itong dining na to ay ilipad dito once na matapos. Ito yung lababo. Tapos, meron siyang bintana. Ito muna tayo mag-upisa. And then, mayroong countertop. So, kung nag-o siya, ito na ako gagawa ng aking cooking vlogs. And then, ano lang siya para yung fresh air papasok. Naka-screen lang yung bintana dyan sa dining. So, dito sa dining ay magkakaroon ng, kasi marami kami eh. Kaya nga pala, nag-start na sila mag-tiles. 60 by 60 yung size. Ginamit. At yan po yung color. So, napakalaki pa ng space na to. At ito ay napakalaki rin ng shower room with toilet na rin. Kasi minsan ang dami namin and madilim wala pang ilaw. So, kinukulang kami ng CR. Meron na kaming dalawang CR, isa. Yung aming room. And then, ito pang additional CR kasi nga, medyo kulang, lalo na pag may occasion. So, ito naman ay hindi namin clinos, pero lalagyan siya ng screen. Ang habol kasi namin yung fresh air, so ito ay lalagyan din ng bed. At saka, magiging higaan siya in case nakulangin ng bed sa dun, sa dalawang room. Ano yung mga bisita. So, ganyan siya, open lang. Kasi ang habol namin ay yung sariwang hangin. Ayan. Kasi palibot siya ng puno. So, yan naman ay lalagyan ng screen at saka kurtina na hahawiin na lang in case na gusto ng hangin or pwede nilang isara ng ang kurtina in case na gusto nila ng privacy or magbibing sila. Overtime, kuya. Oo nga, uuwi kayo Sabado ngayon, di ba? Biyernes pa lang. So, itong binavlog ko ngayon ay yung back ng aming dalawang room. Napakahaba.
So, ito yung update sa aming kitchen. Ayan. Kanina, naglagay na sila ng bubong. Ayan. Start na silang maglagay. Medyo nagpupukpuk ang kanina nung matutulog ako. Ito yung aming tanim na upo na medyo nagka-problema ng bagyo. So, ngayon nandito ako sa labas. At gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kalaki yung aming kitchen. Ayan, ganyan siya kalaki. Extension siya ng likod. So, bali ito, dalawang, wait lang. Ayan. Dalawang container ba niya na pinagdugtong. So, ito yung isa. And then, yan yung kitchen. So, iikot tayo sa likod para ma-visualize nyo kung ano yung itsura niya. So, naglalakad ako sa likod ng bahay na ay, ayan, maraming tanim. So, ito yung kanina sinasabi kong pintana ng dining area. At yun naman yung extension na if ever kulangin ng bed or kulangin ng space ng tulugan. Ayan, napaka-presko dito kasi palibot ng puno. So, ayan. Masapit ito para mapayaran natin may halong pagkakas. Ha? Dito sila nag bibistay ng buhangin. So, ito yung ibang mga materyales nandito pa sa gilid. Matas, masyado! So, ito po yung bandang side ng isang room na ginagawa pa. Yan po yung room ko, yung hindi pa tapos. Yun yung mga upo. Ayan, na-visualize nyo ba guys kung ano ito. Malaki siya. Likod. Mas malapad pa siya sa rooms. So, dito naman tayo sa front. So, ko kasi bigyan kayo ng update sa development ng aming maliit na farmhouse. Ayan! Ito ang aming room na isa. So, hindi pa ako nakakapagdala ng ibang gamit ko kasi doon pa ako nag-i-stay sa kabila. So, yan. Nag-welding si Kuya. Yung mga bintana, nalagyan na yan ng sliding door. Sliding window. Wala, sorry. And then, meron na rin. Hindi ko na-cover kasi busy ako nung install sila. Ayan po ang aking veranda. Ayan. So, as of today, yan ang update ng aming farm sa ginagawang bahay. So, dito naman tayo sa aming mga tinanim na lang. Ito yung sobra. Pero gagamitin pa namin to sa doon. Sa parte doon. So, gusto kong ipakita sa inyo yung tinanim namin na pandakake. So, yan. Nandito siya sa gilid. Ang ganda, oh. Kita nyo ba? Yung nasa side. Yan. Yan yung mga pandakake, oh. Beautiful! Ayan. Naayos pa nila, Kuya, ang ano kuya yan? Lupa.
So, nag-add sila ng lupa. Yan yung aming tinanim. Kasama ko sila nung nagtanim kami. Ganda ng bulaklak ko. Ayan po. So, nandito ako ngayon sa circle at yan ang view mula sa circle. So, nalipat naman yung tent. Dito naman kami nagtatambay. And then, gusto ko rin kayong i-update sa ginagawa naming cabana. Ayan po, nasimento na yung flooring. So, dito naman i-gagawin yung mga gathering. Kasi yung sala namin ay medyo maliit. Ito, malaki talaga siya. Malaking malaki. Ayan, may video okay. Tapos dyan kami mag-iihaw-ihaw. Ayan po, palibot pa rin ng puno. Ayan. Hi guys, ulit. Itutuloy ko yung aking vlog. So, kami ay naglalakad-lakad lang dahil mga kulimlim naman. Walang ulan. Tsaka, saktong-sakto lang. Tsaka, hindi malakas ang hangin pero malamig yung paligid. Ayan, gusto ko kunan yung pine tree mula dito sa dulo. Ayan po siya, ang gundo. So, yan yung update sa aming pine trees na nabili namin 2 years ago. 2 years na namin tong farm, kaya lang hindi namin siya naisipang tirahan at gawing probinsya namin kasi sa Bicol yung province namin. Kasi nga, busy kami sa Manila, pero since nag-pandemic, mula na nag-pandemic, nakakulong kami sa bahay, and then doon namin na-realize na, ay, sa age natin, kailangan naman natin ng isang lugar na marirelax tayo. Magandang araw din, beautiful! So, yan, naisipan namin i-improve siya. Pero itong pine tree, naitanim na namin siya 2 years ago. Kasi maliliit pa sila. Before kasi, nung na-acquire namin to is puro ano siya, rubber trees. Kaya nandito na kami 2 years ago. Kaya lang, hindi na ganun kaganda yung production. So, nag-divert kami sa Malunggay, which is very, ano ngayon, timing. Tunan ko yung Malunggay ha, medyo maingay yung aso, yan. Very timing siya kasi sa panahon ngayon, mas maraming kumakain ng gulay. At saka, yung Malunggay is inaano na rin siya, ginagawang powder. So, maglalakad-lakad lang kami ng aking baby boy. Hi, love! Maraming namatay sa Malunggay kasi tinamasunod ng bagyo. Nababad sa tubig ng bagyo, pero marami pa kaming itatanim dito. Actually, yung tinanim dyan, 15,000 na ano yan. Kaya lang, marami. Ayan, yung may bakod na yan, labas nito, hindi na yan sa amin. Ayan, no, may buyo, oh. Alam nyo guys, yung buyo, yung hinanganga. Ikmo yan, ikmo. Ikmo, sa Tagalog. Ayan siya, oh. Meron dito, oh. So, pamain-main-main na lang yung mga nagnganganga dyan. Ayan po. So, medyo na yan. Naano yung mga saging dahil sa bagyong Ulysses. Maraming nasira. So, lakad-lakad lang. So, ito na guys, natabasan na ng partial yung lot na nakapropose sa aming vegetables and magkakaroon din kami ng konting poultry and then bahala na, basta abangan nyo lang, maraming mangyayari dito. Mm-hmm. Ito kasi nakasubdivide na siya, so may kanya-kanyang ano na, doon kay Kuya Mel, tatanim na siya ng gabi at saka kamoting kahoy. Last time. Kami, hindi pa kami nakakapag-start kasi yung panahon, pina-timing pa namin. So,
That's all for today. I'll keep you updated sa lahat ng development na mangyayari dito sa aming mini farm, sa house farm, baliktad. Farmhouse. Farmhouse. So, sana lagi niyong panuorin ang aking vlogs. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe to my channel. And I'm trying po na maging kampante sa pagbablog kasi hanggang ngayon medyo may tension pa rin kasi baguhan pa lang ako. So, gusto kong i-document yung development ng aming farmhouse kasi ito yung pinakaunang farmhouse na meron kami kaya we are so excited. So, sana po abangan nyo. Maraming salamat po sa panunood. Sana po, huwag nyong kalimutan mag-subscribe, like, share, and comment down para po mag-communicate kayo sa akin kasi gusto kong basahin yung mga comments nyo. Thank you so much! Bye! God bless you all! Ang likot ng kamay ko!